Magandang araw, kamana negosyo. Ang video natin sa araw na ito is about tutorial on how to activate or paano magpa-register sa GCash. Ano ba itong GCash? Well, isa-search natin sa internet. Ang tatalino talaga natin pag may internet, no? GCash is a mobile money service that lets you purchase items, send and receive money, pay bills, and more using your Globe or TM mobile number. So, ganun yung sabi ng internet. Sa amin naman, sa aming load mana loading business, ginagamit namin itong GCash. So, may mga members kami na magpapaload wallet sa amin. So, gamit namin ang GCash. Isa sa rason na ginagawa ko itong video dahil ang iba wala pang GCash. So, instead of isa-isahin kong i-tutor kung paano mag-activate, send ko na lang ito sa kanila ang video. So ngayon, i-take ko na lang yung opportunity na i-promote din yung business namin. Kami po ay stockies ng load mana loading business. So kung gusto nyo pong magkakaroon ng magandang loading business, pwede nyo kaming kontakin. Apart from that, mayroon din kaming RTMart na trading business, branded overruns, so direct supplier kami. So isa sa pinakamura at pinakamagandang quality sa buong bansa. So kung interesado kayo, message lang kayo sa aming Facebook page na Mana Negosyo. Back to the topic. Gamit na gamit talaga itong GCash dahil kung ikaw ay isang negosyante, dapat upgraded ka kung ano ang mga latest na ginagamit ng ibang mga negosyante. Puso na ngayon ang virtual na pagbabayad. So yung mga cash, lalo na ngayon, pandemic, mahirap magbayad ng face-to-face. So, pag may GCash ka, kahit sa buong bansa, pwede silang magbayad sa iyo sa iyong negosyo. Isa pa, dahil madami nang gumagamit ng GCash ngayon, what if wala kang GCash? Tapos, ang gusto niyang ibayad ay GCash, eh sayang naman. So, for example, may tindahan ka, tapos sasabihin, pabili ng tuyo, 5 pesos, bayad ay GCash. Social na, no? So, kung wala kang GCash, then sayang naman yung kikitain mo. How to activate or paano magpa-register ng GCash? Pupunta tayo sa ating cellphone para makita ko sa inyo kung paano magpa-activate. So, ilagay ko dito yung aking screen recorder. Gagamit tayo ng cellphone para makita nyo kung paano ang step-by-step na pagpa-register. So, first is, punta ka sa iyong Play Store, no? So, kailangan natin i-download yung GCash na app. So, search mo lang GCash. Search mo lang. Ayan. So, ang gagawin lang natin, click lang yung install. So, click natin yung install. Ayan. So, mabagal ng konti. So, anyway, yung GCash, pwede rin dalawang paraan ang pag-i-install. Either punta ka sa kanilang www.gcash.com directly or katulad sa ginagawa natin ngayon na app muna. So, app muna, then magpa-register ka. So, dalawang paraan ang magpa-register ng GCash. Ayan. Yun, so ngayon, andyan na, na-installed na ang ating GCash na app. Gagawin mo lang is yung open. Click mo lang yung open. Click mo lang yung open. Then, i-okay mo lang yung request permission. Click mo lang yung okay. Then, i-allow mo lang yung lahat na lumalabas. Allow. I-allow mo lang yan. Allow. Yung mga request ng GCash app. So, allow lang yan. Ayun, so, makapasok na tayo. So, ang gagawin mo lang, dahil wala ka pang account, so register muna tayo. So, click register. Then, ibibigay mo yung iyong phone number na gagamitin. So, phone number. I-type mo lang yan. Yung phone number. Then, click next. Ang mangyayari niyan is
magsisend sila ng ang GCash ng 6-digit code. So, 6-digit code. So, i-type mo lang yung nare-receive mo na 6-digit code. Then, click submit. Pag click mo yung submit yan, hihingi siya ng first name, middle name, yung mga details mo. Last name, then yung birthday, address, and email address. Lagyan natin ng pangalan, RAM, example lang. Then yung kanyang birthday, so lagyan lang natin ng sample dahil tutorial lang to, hindi to actual na nagre-register talaga. Then yung address, no, example lang para makapasok tayo sa next step. So type lang natin yung address. So if then yung email address, importante yung email address is active. So next, click next. So may referral code. So kung wala kang referral code, i-click next mo na lang yun. Walang problema. Yung referral code, if may nag-refer sa iyo, so maka-earn kanya ng maka-earn sila ng 50 pesos. So then enter pin. Yun yung iyong gagamitin pag nag-login ka, pag naka-register ka na. So dapat ikaw lang nakakaalam sa pin na ito. Huwag mong ibigay sa kahit kanino. Otherwise makalag-in sila sa account mo. So submit lang yan, click submit. Then congratulations. I-proceed mo lang yan lahat, then makapasok na tayo. So ayan guys, so pag naka-register ka na, makakapasok ka na sa GCash na app. So ito yung makikita mo na kanyang dashboard. So i-run through natin ng konti kung ano bang laman ng GCash app. Ang isa sa importante nito is yung cash in. Ito yung mga entities na pwede kang magpalagay ng funds. So dito may mga SM Hypermarket, Robinsons, kaysa ano, Grand, mayroon ding online banks, may BPI, Union Bank, may BDO, then may PayPal, Western Union, at marami pang iba. So i-ano nyo na lang guys, study nyo na lang. Then mayroon din ditong send money, save money, buy load. So study nyo na lang yan guys. Isa sa importante nyong gagawin sa pag-register na kayo, itong tatlong guhit sa taas, i-click nyo yan. Makikita yung iyong detail. So click nyo yan. So kung gusto nyo mag-edit ng profile nyo or verify email. Then another important item dito is yung level. So ngayon, yung account nito is basic level. Ano ba yung ibig sabihin? Kung basic level ka, limited lang yung kaya mong i-transact. Pero kung gusto mong lahat ng kaya ng GCash is pwede mong magawa doon ka sa fully verified. So kailangan mo lang mag-submit ng mga documents. So ang gagawin mo lang niyan is click mo yung verify now. So click mong verify now. Ayan, so ang hinihingi lang niya is first is ID photo. So valid IDs. Ano ba yung mga pwedeng valid IDs? Ayan, may driver's license, field health card, passport. So titingnan niyo lang yan guys. Then ang next step is scan face. So ito yun, parang magsi-selfie ka guys. Magsi-selfie ka, tapos hawak mo yung ID mo. Then fill up your information. So ganun lang. So kung gusto mong mag-verify, click mo lang dito itong get verified sa baba. Ayan. So una, kung let's say may passport ka, click mo lang yung passport. So ganun lang guys. So hindi ko na lang i-detail yan kasi masyadong mahaba na ang ating video. So kaya nyo nang process yan guys. So madali, madali lang talaga yan. Guys, yung verification levels kasi, yung sinasabi ko kanina, pag fully verified ka kasi, kaya mong gawin lahat yan. No? Kaya mong i-transact yan. Pag hindi ka fully verified, yan lang, basic level ka lang. PCash, buy load ka lang. So, maliit lang. So, kailangan mo talagang
gawin yung verification. So tawag dun guys is KYC, Know Your Customer. So kasi madaming scammer ngayon, so kailangan din to ng GCash na magbigay ka ng details. Kamana negosyo, so yun yung ating video tutorial on how to activate a GCash account. Pag may natutunan ka kahit konti sa video na ito, pa-subscribe na lang ang aming channel na Mana Business. Ang channel na ito is intended para makatulong sa mga Pilipino na magkaroon ng magandang negosyo at aangat ang buhay. I-upload din namin dito kung ano yung mga latest trends na makakatulong na mapadali at mas kikita tayo sa ating mga negosyo. So maraming salamat at stay tuned sa susunod na video.